25 taon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po sa Hudyat, ganap na pong 2 minuto makalipas ang 8 ng gabi dito po sa Radyo Veritas. Ngayon po ay Biyernes, 28 ng Hunyo, 2019. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Inihayag sa doktrinang panlipunan ng Simbahang Katolika na dapat itaguyod ang makatarungang panlipunan ng dangal ng tao kabilang na ang pagtatanggap ng sapat na benepisyo sa mga manggagawa. Nananawagan naman ang Filipino Nurses United sa pamahalaan na taas ang sahod ng mga nurse sa Pilipinas upang piliin na manatiling maglingkod sa mamamayan. Ito ang tugon ng grupo sa pahayag ng Department of Labor and Employment na limitahan ang pagpapadala ng mga nurse sa ibang bansa dahil sa kakulangan ng mga naglilingkod sa mga pagamutan. Ayon kay Eleonor Nolasco, Pangulo ng FNU, mahalagang suriin ang pamahalaan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga nurse sa bansa upang makita ang tunay na kalagayan. Panawagan ng grupo na itaas sa 30,000 piso ang starting salary sa mga nurse sa kapwa pribado at pampublikong hospital upang mahikayat ang mga nurse na manatili sa bansa. Base sa pag-aaral ng grupo, isang nurse sa bawat higit 20 pasyente ang kasalukuyang ratio dito sa Pilipinas, mas mataas kumpara sa international standard na 1 sa bawat 4 na pasyente. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako ang inyong kapanalig Norman Dikia, sumain niyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Balitang ito ay inihatid sa inyo ng Daughters of St. Paul, Pauline's Media Center, located at number 2655 FB Harrison Street, Pasay City. Call 831-6430. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig. Magandang gabi po mga kasambuhay at mga kapanalig. Ito po si Father Paul Marquez sa ating pong programang Sambuhay Parish Bible Interactive. At sa gabi pong ito ay kasama po natin si Father Vic Ray ng Society of St. Paul. Isang maganda at pinagpalang gabi ng Biyernes, mga kasambuhay at mga kapanalig. Ako po si Father Vic Ray ng Society of St. Paul. Si Father Vic Ray po ay isang bagong ordained na pare. Ilang buwan ka bang pare, Father? Isang buwan pa lang po, isang Father. Buwan pa lang. So, aming Diyos. Mainit-init pa ang grasya ng Diyos. At sa samahan po muna nyo kami muli sa loob ng isang oras sa atin pong pagtatalakay ng salita ng Diyos. At pansamantala ay wala po muna tayong mga kasama sa remote, pero inaayos po yan para sa malaot madali, no, ay maibalik natin yung ating Parish Bible Encounter sa mga parokya. Samantala, sa puntong pong ito tayo po muna ay mag-alay ng isang panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Papagpalang Ama, marami pong salamat sa kaloob mo sa aming buhay at sa pagkakataon na makapag-broadcast po sa himpilang ito sa Radio Veritas, ang radyo ng simbahan. Pinapanalangin po namin sa iyo ang lahat ng naaabot ng broadcast na ito, sampu po ang mga nagtatrabaho sa himpilang ito. Tinataas po namin sa iyo ang mga kapatid naming nakikinig, lalong-lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Mga kapatid po naming nagbibiyahe sa mga sandaling ito't naiipit sa matinding traffic. Ingatan mo po lahat ang mga tao, lalo na po na sa tabing dagat. At iiwas mo po sana kami sa kalupitan ng mahagupit ng hangin at ng ulan. Nawa po ang tubig na inyong ipapadala ay maging tunay na biyaya para sa aming mga pananim,
para sa aming water dam, para matustusan ang lahat ng pangangailangan. Huwag po sana itong magdulot ng pinsala, sa halip po ay iba yung biyaya. Hinihiling namin ito kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating balita, Father Rick Ray, ay malakas ang hangin, malakas ang ulan sa labas. Opo, Father, siguro yung traffic sa may EDSA masyadong mabigat na po, Father. Mm-hmm. Kaya kami naman ay naka-jacket ngayong gabi para talagang feel natin na malamig, no? Ngayon pong araw na ito ay meron tayong dakilang kapistahan, Father Rick Ray. The Solemnity of the Sacred Heart of Jesus. So, ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Alam naman natin na lumalaki pa lamang tayo bilang mga bata ay pamilyar na tayo sa larawan ng Sacred Heart. Opo, Father, no, yung puso na lumalabas, lumiliwanag, at nagdurugo. Oo, mayroong apoy sa paligid. Tama, Father. Tapos may tinik, no, may sugat. Hindi lang siya karaniwang puso kasi puso siya ng tao. Si Jesus ay tao pero puso rin ng Diyos. Kung titingnan mo, Father, parang buhay na buhay ang kanyang puso at ang kanyang mata ay nangungusap. Oo, kumbaga binuksan na niya yung kalooban ng kanyang sarili at sinabi niya, pumasok kayo sa akin. Mm-mm. Para maintindihan ninyo kung gaano katindi ang pag-ibig para sa inyo ng Diyos. No? 'Di ba may sinabi nga siya sa isang bahagi ng scriptures, "Come to me, all you who are weary and find life burdensome." Opo, Father. At ang isang puso na nangungusap sa kapwa-puso ng tao. Oo. Heart to heart, no? Sa mga parokya po ay maraming ginawang mga pagdiriwang ng misa sa araw na ito. Balikan natin siguro kung paano nagsimula itong devotion sa Sacred Heart. Bagamat alam naman natin na kung mayroong ginagawang pagdedebosyon ng mga tao, palagi nakaugat ito sa Bible. Opo, Father. No? Palagi yan sa scriptures. Ano, kung natatandaan natin, Father Vic Ray, sa Old Testament, noong ang chosen people ay naglalakbay sa desert, no? At sila ay nauhaw na, nagreklamo sila sa Diyos, nagreklamo sila kay Moises, at ang sabi, dinala mo ba kami dito para mamatay sa uhaw? Diba, anong sinabi ni God kay Moises? Meron siyang hawak na tungkod eh, si Moises, diba? Ipukul mo o ihampas mo yung iyong tungkod sa isang bato. Ano nangyari sa bato nga? At lumabas ang tubig. Yan, bumulwak ang tubig, no? Parang isang masaganang daloy ng tubig na pumawi sa kanilang pagkauhaw. At yun daw, kung babalikan natin, sa Bible, sa Old Testament, makikita natin yung parang pagkakahalintulad. No? Sa panahon naman ni Jesu Cristo, parang yung tungkod na yon na pumukol ay yun namang sibat na umulas sa tagiliran ni Jesus. No? Diretso yun sa puso ni Jesus at bumulwak naman yung masaganang tubig at dugo. No? Kung paanong yung batong yon ay naging pinagmula ng buhay, yun namang puso ni Jesus. Hindi ba to, kung hindi puso, pinagmula naman ng bagong buhay para sa ating lahat. At buhay na rin po ng ating simbahan. Pa. Yeah, oo, ng simbahan. Kaya nga sinasabi, di ba, they shall look on him whom they have pierced. Titingnan nila siya na kanilang sinibat. So, yun ang napakagandang parallelism noon, no? Based on the Bible, no? Based on the Bible, the Sacred Heart of Jesus. Ito pong pagdedebosyon ng Sacred Heart of Jesus ay siyempre naging very, very popular dahil sa isang visitation nun na ang pangalan ay Saint Margaret Mary Alaco. Diba, Father Vic Ray? Itong madring ito, alam mo, 9 years old pa lang, nawala na siya ng magulang. At siya ay kinupkop ng kanyang tiyo. At siya ay minaltrato. At noong edad 24, pumasok siya sa visitation sisters, lagi siyang madre doon. No?
itong si St. Margaret Mary Alacoque, no? At siya ang kinausap ni Jesus, sa kanya ipinakita yung Sacred Heart, no? At ibinigay sa kanya yung 12 promises of the Sacred Heart. Batay sa ating research, Father Vic Ray, kailan ba unang ipinagdiwang itong kapistahang ito ng Sacred Heart? Unang pinagdiriwang ang kapistahan ng Kamahal-Mahalang Puso ni Jesus noong August 31, 1670 sa Rennes, France. France, oo, doon nagsimula, no? At si Saint Jean Eudes ang nagpalaganap din ng devotion na ito. Siya rin ang gumawa ng mass proper, ibig sabihin yung siya ang bumalangkas ng bahagi ng banal na misa at yung tinatawag nating divine office, yung official na dasal ng simbahan na dinadasal kung umaga, hapon, at gabi, no? Siya ang gumawa ng divine office na yun for the Sacred Hearts of Jesus and Mary noong panahong yun. Ayan. At Father, ang opisyal na tatlong set ng readings at prayers na ginamit ngayon sa ating liturgy ay naprubahan noong 1970. Kasi syempre puro revision. Pero the most recent ay ito nga 1970. Kaya sa araw na ito, kung napansin ninyo at kayo nagsimba, ang ating first reading galing sa Book of Ezekiel, ang ating second reading ay a letter of St. Paul to the Romans, at ang gospel ay galing kay St. Luke. Kaya nga po kanina, Father, alam mo na nagmisa ako, naguguluhan ako kung saan kukukunin yung mga readings. Year C, no? Year C. Saan ka ba nagmisa kanina, Father Vic Ray? Kanina po, Father, ay dalawang misa po sa may PDDM. Pious Disciples of the Divine Master. DTI po, Father. Department of Trade and Industry, no? So isang kumbento at isang opisina. Government office, no? Nakakatawa nga, 'di ba, sa mga opisina, kapag lunch break, lalo na kapag first Friday of the month, meron silang misa. Opo. Kaya nga po, Father, sabi ko sa kanila na pag nasabi nating puso, palagi nating iniuugnay sa loving sacrifices ng mga tao. Kaya sabi ko sa kanila, salamat po sa inyong loving sacrifices para may pagpatuloy ang inyong devotion sa araw na ito. Oo, kasi imbis na sila ay kumain na o kaya ay mamili sa labas, talagang ginugugol nila yung oras na yon sa pagsisimba. Tama, diba? Father, no? At hindi lang yon, meron pang mga tumutulong, maghanda ng misa, no? Maggamit sa misa, magbasa, nagpa-participate sila. Kaya talagang kahanga-hanga. Noong ikaw ba ay hindi pa isang pare, ito ba ay sumagi sa iyong isip na nangyayari? Father, kasi nung bata pa ako, no? Nagkakataon ng nanay ko ay gusto mag sali sa sabi ng grupo ng mga Sacred Heart, yung nakasuot ng apostolado. Opo. Babalikan natin yan, Father Vic Ray. Samantala, dumako po muna tayo sa isang paalala mula sa himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig. Merong kape, merong kape. Mixed and herbal coffee. Pagod na pagod, pag ako'y naka-mixed in coffee, talagang gabi ang energy. Talagang makakatulog ka na lang mahimik. Ating kape, mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed in coffee, lalong na-improve po yung ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang mixed and herbal coffee, mabibili sa Super A, San Roque Supermart, Tropical Hot Food Market, Gaisano Metro, and Market Market, at Doc Alternativo Center. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Payong kaligtasan ngayong tag-ulan.
Huwag hayaan ang mga naipong tubig galing sa ulan. Pagkatapos bumuhos ang ulan, agad silipin ang paligid kung may naipong tubig. Kung meron, agad itapon upang maiwasan pamugaran ng mga lamok na posibleng may dalang dengue. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyong ng simbahan. Ang aking mga kamay, naghahayag ng kalayaan, maisabuhay ang katotohanan at maibahagi sa sanlibutan, gaya ng pag-alay ko sa aking minamahal na anak na si Jesus. Sambuhay Interactive, makinig! Muli po, nagbabalik kami dito sa Sambuhay Parish Bible Encounter. Ito po si Father Paul Marquez. Kasama ko po si Father Vic Ray. At ngayon pong araw na ito ng dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, ating pong pinagsasaluhang topic ay tungkol sa Sacred Heart of Jesus. At ikinukwento po ni Father Vic Ray bago tayo nag-station ID ang pagdedebosyon ng kanyang nanay sa Sacred Heart. Opo nga po, Father. Sabi ko nga po kanina, nung nanay ko po kasi ay gustong sumali sa grupo ng apostolado ng Sacred Heart. Kaya lang po, kasi malayo po kami sa simbahan, kailangan niyang gumising ng alas 3 ng madaling araw para makaabot ng alas 6 ng umaga. Ah. At dahil kailangan niyang maglakad, kailangan niyang may makasama ng madaling araw. Kaya sa pilitan akong ginigising ng nanay ko para makapagsimba. At para hindi masayang aking oras, kailangan ko ring sumali sa nasabing grupo. Mm-hmm. Kaya batang-bata pa lang ako, naging deboto na ako ng Sacred Heart na hindi ko alam-alam kung ano ito. Ngayon ko lang po, Father, mas lalong napalalim ang deboso na ito. Mas na-appreciate mo siguro, Father, no? Opo, Father. Lalong-lalo siguro nakita ko nung nagmimisa na ako na yung passion ng mga tao sa nasabing Sacred Heart, no? Ng kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa kamanal-banalang puso ni Jesus. Mm-hmm. Imagine kung gaano kaaga na itanim sa iyo ang pagdedebosyon sa ating kamal-mahalang puso ni Jesus. More or less, anong edad ka na noon, Father Vic Ray? Nagsimula yata ako na sa 6 na taon po, Father. Wow! Ganong kaaga. Okay, tuloy natin yung ating talakayan dito sa Sacred Heart of Jesus. Alam po ninyo, itong dakilang kapistahang ito ay nagaganap tuwing Biyernes pagkatapos ng Corpus Christi. Kasi di ba, Father Vic Ray, ang Corpus Christi ay celebration ng body? Ng katawan at dugo ni Kristo. Katawan at dugo ni Kristo. Ngayon namang Biyernes na ito ay nag-focus tayo doon sa bahagi ng katawan at dugo na yon. Walang iba kung hindi ang kanyang puso. Puso na sinasabi natin siyang pinaka motor o engine ng katawan, kasi oras na tumigil yan, wala na, no? La na, stop na. Stop na. Pero habang nandiyan yung puso, sige-sige ang buhay, no? At nabanggit nga natin kanina, Father Vic Ray, ang apparition kay ni Jesus Christ kay Saint Margaret Mary Alaco, no? Marami mo ba kaming kwentuhan ng konti tungkol doon? Alam mo, Father, noong... Di ba, binigay kay Saint Margaret yung mga pangako na kapag ipinoprogate mo raw itong devotion na ito, ang yung pangalan ay malalagay sa puso ni Jesus, no? Ang purpose ba noon nung apparition na yon? Ano ba raw ang purpose? Bakit nagpakita si Jesus Christ? For the reparation for the ingratitude of men and women for the sacrifice made for them. Oo. So, ibig sabihin, may sacrifice na ginawa si Jesus para sa atin sa krus, sa kalbaryo. Opo, Father. Pero, many people are ungrateful. Ingratitude daw eh. No? Ungrateful ang mga tao, kaya kinakailangan daw gumawa ng reparation. So, magbabayad po rin, gawa tayo ng sacrifice para maibsan, no, yung sakit na binibigay natin kay Jesus, no? Opo, Father. So siya rin pala ay
naaapektuhan kapag hindi natin tinatanggap yung sacrifice na ginawa niya para sa atin. So, naging official feast ng France ang Sacred Heart noong taong 1765, no? At pagkatapos ng isang daang taon halos sa proklamasyon ni Pope Pius IX, ito ay naging universal na celebration ng Solemnity of the Sacred Heart. Oo, ginawa na para sa buong simbahan. Kasi dati, para lang sa France. No? Opo, Father. Kung saan nagsimula. Maghanap na itong devotion kahit saan. Oo, so lahat ng dako ng daigdig. No? Sa lahat ng dako ng daigdig. At sinabi rin kay St. Margaret Mary, hinilig ng Panginoon in a vision, yung first Fridays should continue to be dedicated to the Sacred Heart. Kaya ito yung tinatawag nating 9 First Fridays. Oh, Father, nang naalala ko po nung kasi simula pa lang namin noon, no, na kailangan sa loob ng siyam na First Fridays, kailangan wala kang absent, Father. Dahil kung mag-a-absent ka, balik ka ulit sa simula at hindi ka susuotan na nasabing pulang scapular. Oo. Kaya natapos ko yun, Father, ng siyam na First Fridays na walang absent po yun, Father, no? Para sa mga taong walang faith, walang pananampalataya, parang walang kabuluhan 'yon, ano? Walang saysay, walang, Father. Walang saysay yung scapular na 'yon. Pero para sa kagaya mo na talagang very faithful at binuno 'yon ng siyam na buwan, yung scapular na 'yon is not just another ornament na isinasabit sa iyong leeg, kung hindi isang proclamation of your faith. Alam mo, Father, isa sa mga natutunan ko sa nanay ko na hindi yun isang paghihirap, yung siyam na First Fridays na yun, kundi ito ay isang sakripisyo. Pag sinabi mo kasi, Father, sa sakripisyo, ginagawa mo ang isang bagay, alang-alang. May offer ka. Okay, may offer ka. May purpose. Pag sinabi mo kasing paghihirap. Hardship. Isa para lang sa sarili mo, Father. Oh. No? Kaya yung siyam na buwan na yun ay isang sakripisyo para sa ibang tao. Very positive, okay. No, opo, Father Vic Ray? Very positive. Sa halip na negative, no? So it's very positive. Alam mo niyo, itong devotion to the Sacred Heart of Jesus ay naganap. Nagpakita rin si Jesus in a vision to Margaret Mary Alacoque sa panahon na laganap yung heresy, maling katuruan na kung tawagin ay Jansenism. Opo. Sino ngayon may pakulo nito, Jansenism? Okay. Siya po, Father, si Cornelius Otto Jansen na nagsasabi na tayo ay nalulugmok sa original na kasalanan. Mm-hmm. Ibig sabihin daw po, na dahil tayo isang tao, tayo ay wala nang kakayahang magbago pa. Mm-hmm. Na tayo ay mamamatay sa kasalanan. Kasi sinasabi niya, ikaw ay makasalanan, nabubuhay ka sa kasalanan, mamamatay ka sa kasalanan, wala kang pag-asa. Ayan po, Father. Oh. Kaya lang, meron siyang weird na bahagi ng kanyang pagtuturo. Sinasabi niya na merong tinatawag na people considered to be elect. Sila lang yung maliligtas, no? Merong iilan lang na maliligtas. Samantalang lahat ay itinuturing na walang pag-asa o depraved humanity. Opo, no? Pamira. Kawawa naman. Oo. Akalain mo yon, parang konting-konti lang yung maliligtas. Kaya siguro ang ating Sacred Heart of Jesus, pinili niya na magpakita kay Margaret Mary Alacoque para baliin itong maling paniniwalang ito, ituwid at sabihin sa lahat ng tao na ang pag-ibig ng Diyos laan para sa lahat, no? Ang tao, lahat ng tao ay may pag-asa na maligtas, no? At huwag niyong sasabihin kahit kailan wala na yung pag-asa, no? Opo, Father, tama po. At ito rin po siguro, Father, ang ibig sabihin ng kanyang puso na lumalabas, no? Mm-mm. Na ibig sabihin ng kanyang puso ay hindi lang nakatago sa loob, kundi para sa lahat. Ay, ito ay kanyang ino-offer para sa lahat. Mm-mm. Para magkaroon ng isang kaligtasan. Pusong sugat-sugatan nga eh. Opo, no? Oo. Kahit na nga sinugatan, ay patuloy na nagmamahal. Iyan ang essence, Father, ng isang nagmamahal. No? Sa isang nagmamahal, kahit nasasaktan, kahit nagdurugo man ang puso, patuloy at patuloy pa rin magmamahal hanggang sa wakas, Father. Lakas ng hugot. No? Katulad ng second reading natin kanina, Letter of St. Paul to the Romans, ang sabi ni St. Paul, God proved His love for us in loving us when we were yet sinners. No? Habang tayo ay nagkakasala, minahal niya tayo
doon nga naman sa Cruz ng Kalbaryo, hindi naman niya minamahal yung mga tao doon dahil mababait sila, no? O kaya ay sinusunod nila yung mga itinuro niya, kabaliktaran nga eh. Nung nasa Cruz siya, pinagsusugalan yung kanyang suot, pinagmumura siya, pinagtatawanan siya, nilagyan pa siya ng karatula sa taas at siya ay tinutuya. Kinukot yan, no? O kinukot siya at sinabing, Jesus Nazarenus Rex Iadorum, Jesus of Nazareth, King of the Jews, pero para sa kanila, joke only. No? Hindi ba? Pero Jesus loved them. Loved them. At sabi nga ni St. Paul, kinuha yung pag-ibig daw ng Diyos is being poured into our hearts. Binubuhos. Alam mo ba yung kapag nag-iigib ka ng baldi-balde, tubig? Hindi lang patak, hindi, no? Hindi patak-patak, hindi tingi-tingi. Buhos. Kasi kung ito yung gripo, patak-patak, madaling araw ka, nag-iintay kang ganyan, inip na inip ka na, no? Pero yun, hindi eh. Buhos! Walang natitira. The love of God is poured on us. Diba? Yun ang diwa ng ating second reading ngayon ayon kay St. Paul. Dahil alam naman natin din yung naging buhay ni St. Paul, no? Opo, Father. Mula sa kanyang pagiging mahigpit na kaaway ng mga tagasunod ni Jesus hanggang siya ay isang apostol. Oo, naging siyang masugid na tagasunod ni Jesus. Oo, naging faith defender. Mm-hmm. Ay binabati natin yung ating mga kapanalig kasambuhay ng mga Catholic faith defenders, lalong-lalo na yung mga kabataan, no? Nakakahanga sila kasi they are enthusiastic. Alam, Father, minsan sa Facebook, no, yung mga may mga nagpo-post na mga against sa may Catholic faith, mababasa mo, Father, yung mga kabataan, mga kabataan sila mismong unang masipag mag-research no, at magbahagi ng mga bagay tungkol sa ating pananampalataya. Huwag po kayong panghinaan ng loob at sana ay tuloy-tuloy nyo ang magandang gawain na ginagawa niyo para sa ating simbahan, no? Tama, Father. Ho. So, tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos, laging laan para sa lahat, para sa ating mga kapanalig na may sakit, panalangin po natin sila, ang mga naghahanap po ng trabaho, ang mga may alitan po sa pamilya, panalangin po natin lahat, ating mga kapanalig na nakikinig. At kung meron pa po kayong nais ipanalangin, mag-text lamang po kayo sa ating himpilan, Father Vic Ray, ay ang ating number, 925-7931-239. Yan ang telephone numbers. At sa cellphone, 0918-837-4827 Veritas, no? Humihingi rin po ng panalangin for Sacred Heart, a good health and healing intention sina Mary Elsa Semenyuk at Nick Semenyuk from Honolulu. Yeah, may nag-message sa atin. At si IAB of Nueva Ecija, kilala na siya ni God kung sino si IAB. Initials ang binigay. At si Lola Zen of Kalumpit, Bulacan. At syempre, ang mga kapanalig natin dyan sa Melbourne, Australia, si Ate Chris Lawrenson at mga kasama. Samantala, isang punag pong paalala mula sa ating himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig. Ang 17th Gawad ng Lao Awardee for Best AM Station sa Mega Manila. Ito ang Veritas 846 Kapanalig sa 50th taon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po sa hudyat, ganap na pong 21 minuto makalipas ang 8 ng gabi. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Mga kapanalig at kasambuhay, balik po tayo sa ating Sambuhay Parish Parish Bible Interactive, hatid po sa inyo ng Society of St. Paul at St. Paul's Audiovisual at St. Paul Bible Ministry. Kasama ko po sa gabing ito si Father Vic Ray, ito po ang inyong likod, si Father Paul.
Father Vic Ray. Ituloy natin yung ating kwentuhan tungkol sa ating Sacred Heart of Jesus. Opo nga po, Father, na nabanggit natin po kanina na ang Sacred Heart po, ang dibuso na ito ay mahalaga po para sa lahat. No? Lalong-lalo na sa isang Santo Papa na kilala ng maraming kabataan na lumaki na sa panahong ito. Opo, yung dumaan sa mga World Youth Days, si Saint at Saint ng dating Pope John Paul II. Okay. Ano nga yung sinabi niya tungkol sa Sacred Heart? In the Sacred Heart, every treasure of wisdom and knowledge is hidden. In that divine heart beats God's infinite love for everyone, for each one of us individually. For each one of us individually. No? Yan si John Paul II na isang napaka sugid na deboto ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Merong pong nag-message sa atin at humihingi po ng advice tungkol po sa kanyang scapular ng nawawala na po, Father, no? Yung sa apostolado ng panalangin, ano? Sacred Heart 'yun eh. Tinatanong, siya po ay 75 years old na at 40 years na po siyang nagdedebusyon sa Sacred Heart at sabi po niya nawala ang kanyang scapular, pwede raw ba siyang bumili at magpa-bless? Anong masasabi mo, Father Vic Ray? Father, marami po dyan tayo sa ating bookstores po, sa St. Paul's Bookstores. Marami po kaming red scapular na Sacred Heart po. Bumili po kayo at pumunta sa pari at pabasbasan. Huwag niyong kalimutan magpa-bless po sa red scapular niyo. Huwag niyong isuot na hindi nabasbasan po. Mm-hmm. So, punta lang po kayo sa inyong parish priest sa araw ng Linggo pagbisan nyo, no? At pakiusapan nyo lang, Father, pakibless po ito, no? Father, sama po nyo sa inyong prayer ang anak ko, maliwanaga ng kanyang pagkatao, total conversion. Okay, panalangin po natin ang inyong anak. Yan. At pati na rin siguro, Father, sa mga nauulila sa mga araw na ito, no? Ipagkatapon natin sila. Oo, panalangin natin. Meron akong kaibigan nga dyan sa Melbourne, si Ate Chris Lorenzon, ating benefactor sa Buhay Audiovisuals, ay nasa ospital ngayon at dahil sa severe pain. Panalangin po natin ang kanyang immediate recovery and healing. Also for the healing and recovery of Elmer Almadin, Susan Decena, Mariel Sinamban, Tim Ramirez, at Marilo Atanasio. Oo. Pasalamatan din natin si Father Albert na siyang gumawa nitong ating research for this evening. Di ba natin siya kasama? Ay kasama naman natin siya sa kanyang trabahong ginawa, no? Papasadahan lang natin itong kanyang ni-research tungkol sa mga saints. Mga saints na mga deboto ng Sacred Heart. Na may malaking papel na ginampanan sa kanilang pananampalataya, Father. Kaya lang, karamihan dito parang ang hirap i-pronounce, no? Kasi galing sila sa Europe. Bahala na po kayo kung kami medyo suisemplang sa pronunciation. Hindi naman humagbabago ang ating kaligtasan dahil dyan, no? Si Saint Lutgardis of Ayweres. Naku, yun ang hindi ko maintindihan eh. Ayweres, no? Saint Lutgardis. Isa hong 12th century Benedictine monk. Nagkaroon din ng vision of Jesus and his pure heart. So, hindi lang si Margaret Mary, no? Kundi meron pa si Saint Lutgardis of Ayweres. Oh. At noong 13th century, si Saint Gertrude the Great, bata pa po siya nang pumasok sa monastery ng Benedictine. Sa edad na 25 years old, nagkaroon din siya ng pangitain, Father. Wow, Saint Gertrude. No, at sa isa sa kanyang mystical experiences, sumandal po siya sa dibdib sa puso ni Jesus, kagaya ng ginawa ni Apostle John sa Last Supper. Nandoon din sa kanyang vision. Parang sarili niya yung nakita niya doon sa tabi ni Jesus at narinig daw niya ang tibok ng puso ni Jesus. Ano kaya ang sinasabi? Ano? Ilang kayang heartbeat per minute, no? Pero narinig daw niya, no? At napakaraming naisulat na panalangin o kung saan tampok ang Sacred Heart at marami dito ay paborito ng mga deboto. Mga sinulat ni Saint Gertrude the Great. Oh, yung pangatlong santa. At noong 17th century, isang Poor Clare nun, si Saint Veronica Giuliani. Oo. Pinili niya ang pangalang Veronica dahil sa kaugnayan nito sa pagdurusa ni Jesus.
passion of Jesus, no, and suffering. At nakatanggap po siya ng grasya ng stigmata. Yung ano, yung sugat. Sugat, no? Mm-hmm. Sino father yung mga santo na nagkaroon ng stigmata? Ang alam ko, si Saint Francis, si Santa Rita de Casias, Padre Pio. Oh, sikat, si Padre Pio. And coming soon, si Father Vic Ray. Tatawa-tawa ka. Ni-imagine mo yung stigmata sa noo mo. Hindi, pigsa lang yun, Father. Sino mga baka babagay? Bagay ba? Sa tingin nyo? Parang babagay sa'yo. Who knows, di ba? Who knows? Huh. At hinihingi ni Saint Veronica na palagiing lumapit ang lahat sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Mm. At isa sa kanyang mga sinulat ay ganito, O sinners, all men and all women, come to Jesus' heart. Come to be cleansed by His most precious blood. He awaits you with open arms to embrace you. Mm-hmm. Yan, ang sinulat ni Saint Veronica Giuliani. Yung sumunod na Saint, Father Vic Ray. French Revolution naman to. Mm-hmm. 19th century. Si Saint Michael Garicoa. Alam mo naman yung mga French eh. Bandang dulo niyan, binubugan na lang yan. Ano? Hindi na yung pinopronounce ng madiin. Siya ay naging pari at founder ng Congregation of the Sacred Heart of Jesus of Bethlehem. Oo. Mm-hmm. Marami pong mga congregations na naitatag in honor of the Sacred Heart of Jesus. At ito po ang Congregation of Sacred Heart na itinatag ni Saint Michael Garicoa. Ay isa lamang po doon. Mm-hmm. No? Isa lamang doon. At ang apostolate ng kanilang congregation ay mission. Para po sa kanya, ang buong buhay ay pagbibigay ng sarili sa ngala ng pag-ibig ni Jesus para sa kaligtasan ng lahat. Ang huling saint na nasa research natin, masyadong kilala na rin po ito, Father. Kilala ko ba yan? Apo. Taga saan ba yan? Teresa of Calcutta. Mm-hmm. India, no? India. Doon lang siya nag-serve pero hindi siya taga roon, ano? Taga saan siya? Albania. Yeah. Taga Albania siya pero pumunta siya sa Calcutta, India. Doon siya nag-silbi sa mga mahirap at mga may sakit, mga taong lansangan. Ano sinabi niya, Father Vic Ray? Ang kanyang devotion ay makikita sa kanyang mga sinulat at ito ang isa sa kanyang mga sinulat ay na nagsasabi ng ganito. The heart of Jesus. Diba dahan-dahan magsalita 'yon kasi sige. Oh, parang the heart of Jesus. Parang the heart of Jesus. Alam mo, Father, parang imagine ko ito. Diba parang kuba-kuba na siya ng konti, no? Oy, saint na 'yon. Opo, Father, alam mo paborito ko rin po 'yung Father, no? Mm-hmm. Banal, no? Ang sabi niya ng sabi na sa bawat ginagawa po niya sa mga mahihirap ay nakikita niya ang pagmumukha ng Diyos. Wow. Talagang sinabuhay niya 'yung sinabi ni Jesus, mm-hmm. no? Mm-hmm. Whatsoever you do to the least of my brethren, you consider it done to me. Mm-hmm. Okay, so tuloy mo nga 'yung kanyang quotation, Saint Teresa of Calcutta. Ito ang sinabi po niya. The heart of Jesus is an open heart. Spend your time there. It is not an ordinary school. It is a school of Jesus where you come to learn. What have we to learn? To be meek and humble. If we are meek and humble, we will learn to pray. If we learn to pray, we will belong to Jesus. If we belong to Jesus, we will learn to believe. And if we believe, we will learn to love. And if we love, we will learn to serve. Wow. Nagsimula kay Jesus at nagtatapos kay Jesus. Ang ganda, no? Parang siyang hagdan, no? Eskwelahan nga daw eh. Una, be meek, be humble, learn to pray, belong to Jesus, believe, learn to love, and learn to serve. Ganyan naman, Father, kasi yung ating pananampalataya, hindi siya instant. Kailangan siyang step gradual. By step, opo, no? Opo, Father, step no? By step. Meron po tayong mga tawag sa linya ng telepono, messages, humihingi po ng panalangin para sa mga students and staff of NYK TDK Maritime Academy, Canlubang, Laguna. At from Brother Dari for the spiritual healing of his friend, for the total conversion of Kat, and for the safety of the household of Celia from San Mateo, Rizal.
at also for the healing of Leone Cristobal, Rufina Mateo, Maria Brigino ng Santa Maria, Bulacan. Oh, nakakatuwa naman, no? Ang dami tayong mga kapanalig na nakasubaybay sa atin ngayong gabi. Ito po mga taga Maritime Academy, pagka kayo po ay naging seamen na at seawomen, mag-devotion po kayo ngayon pa lang kay St. Paul the Apostle. Alam niyo si St. Paul, siya ay yung ikot ng ikot sa known world noong panahon niya. Kung saan-saan siya umiikot, na shipwreck siya pero naligtas siya. No? Kung ano-anong mga pagdurusa ang kanyang sinapit. No? Meron pang isa pong message, ang ganda po ng topic niyo ukol sa mga banal na santo. Marami po kaming natututunan. Salamat po, kapanalig na Leone Cristobal. Salamat, kapanalig na Leone. Best regards. Magandang gabi po. Ikaw na, Father Vic Ray. Basahin mo yun, no? Magandang gabi po, mga Father. Pakisama po sa dasal si Ludi at si Leonora Liwanagan. Liwanagan ang kanilang pag-iisip. Maraming salamat po. Si Dang ng Pampanga. Oo, usama na rin si Dang para pati siya maliwanagan din, no? Saka ako, ikaw, lahat tayo. Nako, huwag tayo magturo. Lahat tayo kinakailangan ng kapagliwanag sa isip. Huwag tayo rito mga ano, ha? Okay. So, bukas po ay meron na namang kapistahan ng simbahan. Isang mga haligi father ng simbahan. Oo, no? Dalawa sila, di ba? Pares. Isang pares, no? Kung nasa harap ka ng Vatican, makikita mo sa bandang kaliwa mo yung estatwa ni St. Paul. Saint Paul. Sa kanan ay si St. Peter. No? At talagang para silang mga higante dun. bigger than life, no? Sizes. Eh kasi nga, ang papel na kanilang ginampanan ay talagang ang lalaki naman talaga. Opo, no? Father. Oo. Pero alam mo, balikan muna natin nga yung sinabi ni St. Mother Teresa of Calcutta. Nakakatawa, sabi niya, it is like learning from a school. Diba? Parang pag-aaral. Kasi si Jesus mismo, the Sacred Heart, is really our Divine Master. Tinuturuan niya tayo. Tinuturuan niya tayo para yung ating isip ay malinis, yung ating puso ay maging malinis, at lahat ng gagawin natin ay maging malinis din. No? Maging katulad ng sa kanya, di ba? Di ba yung ano, ating truth, way, saka life. No? At alam mo, Father, yung naalala ko yung sinabi ng ating founder, no? Blessed James Alberione. Yung sabi po niya na tayong mga Paulines daw, kailangang i-possess natin ang ating pag-iisip kagaya ng isang guro at ng isang puso kagaya ng isang mabuting pastol. Wow! From Blessed James Alberione. Samantala mga kapanalig, babalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala mula sa ating himpilang Radyo Veritas! Sambuhay Interactive. Makinig! Narito na! Guyamax! Guyamax! May guyabano! Guyamax! May mangosteen! Guyamax! May turmeric at vitamin C! Guyamax! Nasa mercury na! 12 pesos lang SRP! Mahalagang paalala, ang Guyamax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. YSLEP Back to School Telethon 2019 Filipino Youth in Mission. Beloved, gifted, empowered. Tulungan ang mga kapuspalad na makapag-aral sa ilalim ng Youth Servant Leadership Education Program ng Caritas Manila. Lunes, July 1, 2019 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, para makipag-ugnayan sa YSLEP Back to School
School Telethon sa live broadcast sa Radyo Veritas, mag-text sa 0918-837-4827 o tumawag sa 925-7931-39. Wiselet, Back to School Telethon 2019. Filipino youth in mission. Beloved, gifted, empowered. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Thanks God! It's Friday! Magandang gabi po mga kapanalig. Kasambuhay. Ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. Kasama uli si Father Vic Ray. Ray ng Society of St. Paul. Pareho lang kami. Magkapatid. sa congregation. Ngayon ay dadako tayo doon sa nabanggit natin kanina, Father Vic Ray, na mga promises ni Sacred Heart kay St. Margaret Mary Alacoque. No? May trivia. Alam mo ba kung ano ang favorite na inumin ni St. Margaret Mary? Natawa ka. Ano mo? Ano, Father? Siyempre, Margaret Alacoque. Coke Aslan. Oh. Baka kailangan magbayad tayo sa sponsor. So, ano yung unang promise ni Sacred Heart? Una, sinabi niya dito na, I will give them all the graces necessary in their state of life. Father, all. All graces. Walang exception, kundi all, Father. Nasaan ka mang estado ng buhay mo, estudyante ka man, magulang ka, single parent ka, no? O kung ano man ang estado ng buhay. May sakit ka, hindi ka na dyan makagalaw. I will give you all the necessary graces. Because the love of God is encompassing. Correct. May temptation ka man, may struggle ka man pinagdadaanan, I will give you all graces. Number two, I will establish peace in their homes. Ito, hindi naman pinramis na basta makukuha mo lang ng magic. Kailangan magde-devotion nga eh. Opo, Father. Diba yun ang hiningi ni Sacred Heart? All family members should have a devotion to the Sacred Heart of Jesus. So, magkakaroon ng peace in their homes. Number three, I will comfort them in all their afflictions. Sa lahat ng mga paghihirap, sa lahat ng kanilang pagdurusa. I will bring them comfort. Hindi naman sinasabing aalisin ng afflictions, no? Kung hindi tutulungan sila harapin yon, and He will give them comfort. Number four, I will be their secure refuge during life and above all in death. No? Refuge, yung inyong kanlungan. Kapag ganyan, malakas ang bagyo, doon ka magtatago sa kanya. No? Siya ang iyong kanlungan during life and also in death. No? Kapag ikaw ay malapit ng mamatay at pagkatapos mo mamatay, sa kanya ka talaga kakapit. At ikaw ang kanyang kakapitan. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Tama, Father. Father Vic Ray. Okay. Panglima po, I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. No? Alam mo, Father, yung naalala ko dito, yung nag-take ako ng board exam, nung nag-graduate ako sa education, hindi ko inaasahan na makapasa po ako, Father. Kasi alam ko na hindi ako makapasa. Ngunit yung naalala ko lang yung aking devotion sa my Sacred Bakit Heart. Hindi ka ba nag-aral for the exam? Alam mo naman, Father, pag mag-board exam, hindi mo alam kung saan pinulot yung mga tanong na yun, Father. Alam kasi na yung devotion mo na ialay mo na yung lahat sa Diyos, no? At lo and behold, sa awa ng Diyos, nakapasa ako kahit sabit-sabit lang. Si Father Vic Ray po kasi bago naging pare ay isang tinitingalang guro, no? Nagtapos guro ng education, di ba? Opo, Father. Tapos ng education. Ng panitikang Pilipino. Tama ba? Okay. So, susunod, aside from the abundant blessing, sinners will find in my heart the source and infinite ocean of mercy. Uy, parang hawig doon sa devotion of divine mercy. Opo, Father. Hindi nalalayo, no? Oo. So, nasa puso ni Jesus ang pinagmumulan at walang katapusang dagat ng awa, habag ng Panginoon. Mercy. Ocean of mercy. Kung isipin mo, pag sinabing mong ocean, dagat, napakalawak. Kaya mo bang langoyin yun mula dito hanggang sa
kaduluduluhan ng dagat, 'di ba? Hindi. At hindi po pwede, father, po pwede mapuntahan ang pusod ng dagat. Pero ganun daw kalawak ang habag ng Diyos para sa atin. Makakita 'yan sa puso ni Jesus, no? Number 7, lukewarm souls shall become fervent. Ito yung mga deadma, no, yung hindi na nagdarasal, hindi na nagsisimba, hindi na kumikilala sa Panginoon. Alam mo, father, nito naalala ko yung nanay ko. Alam mo kasi pag makananay ko noon, nung nagdarasal yung nanay ko dahil sa kapatid ko. Alam niyo siguro, naniniwala ako na minsan isang pamilya meron tayong black sheep, no? Mm-hmm. Sa tuwing nagdarasal yung nanay ko, yun palagi ang kanyang pinagdasal. Hindi pinagbigyan ng Diyos ng isang taon, dalawang taon, apat na taon, limang taon. Pagkatapos ng mahabang panahon, pinakinggan siya ng Diyos. Dating black sheep, ngayon puting puti na. White sheep. White Opo, father. Pero siguro dahil may isang panalangin ng isang ina. Oo, at sa kakapanalangin ng nanay mo, may nagbago din sa pamilya. Kasi meron din naman ako naringgan na ang sabi, be careful daw in labeling a person in the family as black sheep. Kasi daw, maaring siya ay symptom lang ng mas malaking problemang nagaganap sa pamilya. No? Ngayon, oras na maayos na yung problemang yon, itong sinasabi niyong black sheep ay aayos na rin. No? Sabay. No? Kumbaga nagiging symptom lang siya. Siya lang yung mahawak ng bandera. Uy, may problema tayo sa pamilyang ito. No? So, pero hindi natin maaalis. Ha? Tama yung sinabi mo, Father Vic Ray, yung tulong ng pananalangin. Opo. No? Tulong ng pananalangin para makaahon tayo pare-pareho sa problema, lalong-lalo na sa pamilya, no? Yung pinagdadaan natin mga problema. Number 8, fervent souls shall quickly mount to high perfection. So kung kanina yung mga deadma, ito naman yung talagang madasalin. Iaangat, no? Oh, iaangat. At hindi lang basta iaangat kung saan, kung hindi, perfection. Kaya nga po, father, kanina may maraming mga santo at mga banal na siyang nagkaroon ng high malalim perfection. Na devotion. Oo, father, no? Kuminsan kasi, pag nakakarinig tayo ng mga ganun, parang sasabihin natin, ay, hindi naman kasi ako santo, ganito lang ako. Pero nakita natin, sa tulong ni Sacred Heart, pwede niya tayong iangat. No? Pwede niya tayong iangat. Hindi po tayo nagmamalinis, hindi po natin sinasabi tayo wala kasalanan dito, pero tayo po lahat ay tulong-tulong, sama-sama, magsisikap, na iangat tayo ng Sacred Heart of Jesus. Number 9, I will bless every place in which an image of my heart is exposed and honored. Siguro itong dahilan, father, kung bakit mas maaga akong na-expose sa Sacred Heart. Kasi una kong nakikita sa bahay itong image ng Sacred Heart, father, no? Nakalagay siya sa altar, nakalagay siya sa dingding, no? Dahil sa promise ng Sacred Heart na ito. Oo, sa amin natatandaan ko rin, meron kaming image ni Sacred Heart. Malit ka pang bata, lumalaki ka, yun at yun ang nakikita mo. Nagkakakuha ka ng idea, ano ang mukha ng Diyos. Maaring hindi naman eksaktong yun ngayon, pero napaka-positive naman, ano naman ikasasama noon. Ang mas mahirap siguro, kung wala nang larawan ang Diyos, dingding na lang, lalaki kang ganon, wala kang idea ng Diyos man lang, no? Kahit man lang sa imagination. Kaya nga po, tinatawagan natin ang ating mga kapanalig kasambuhay. Kung wala po kayong imahin ng Sacred Heart of Jesus, no? Kuha na po kayo. No? Saan ba makakabili ng... Father, sa lahat po ng SM, sa mga SM po, meron po kaming stores po dyan, yung St. Paul's Bookstore po. Pwede po kayong pumili ng iba't ibang klase ng larawan, imahe ng Sacred Heart po. Merong frames, merong statue, may maliit, may malaki. Sari-sari. Opo, ang dami-daming choices. No? So sabi ni Sacred Heart, I will bless every place where this image is honored. Number 10, I will give to priest the gift of touching the most hardened hearts. Wow. Sa atin ibibigay. No. Sana meron ako, father, no? Yung matatouch mo yung the most hardened hearts, no? The most hardened criminal, the most hardened drug lord, drug dealer. Imagine pag matouch mo yun, oh,
Hindi lahat ng naipon noon i-donate sa ano? Drug Rehabilitation Center. Subukan ko nga, diba? Hanapin ko ngayon. Hanapin mo. Ano ka talaga kay Sacred Heart? Kaya ko, Father, nito yung nabanggit natin kanina, si Pope John Paul no, ngayong saint, ano? Oo. Dahil sa kanyang devotion, tingnan mo naman yung impact sa tao nito, no? Imagine. Ang dami niyang nakakita ang mga kabataan na magbalik loob sa Panginoon. Number 11, malapit na. Mabuo. Those who shall promote this devotion shall have their names written in my heart. Yan, yung sinasabi natin. Pag tayo nagpo-promote ngayon. No? Ang ating pangalan ay nasa heart ni Jesus. Nakasulat at sana, Father, hindi ma-erase yung pangalan natin doon. Ha? Sana nga. Sana wala magbubura. Di burahin ni Taning. So, yung last, yung 12. Last, Father. Ang haba eh. Sige. I promise you, in the excessive mercy of my heart, that all my powerful love will grant to all those who receive Holy Communion on the first Fridays in 9 consecutive months the grace of final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving their sacraments. My divine heart shall be their safe refuge in this last moment. Ito na yung tungkol sa devotions so first Fridays. Opo, no? Father. So, maganda po yan na mamamatay tayo na nasa biyaya ng Diyos, Father. Correct. Mm-mm. So, mga tinawag sa ating prayer request. Okay, we will pray for the following intentions. Prayer of Thanksgiving ni Stella Rico. Healing and special intentions, Jacob, Abby Jane, Dave Leo, Albert, Vicky, Bob, Rosa, Carding, and Jose. Easter, Byron, Vivian, Taneo, Luz, from Jen. Yan, panalangin po natin ang lahat ng kanilang mga kahilingan. Samantala tayo po ngayon ay mag-alay ng isang panalangin bago sa pagwawakas ng ating pong programa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapagmahal naming Ama, marami pong salamat sa pagkakaloob mo sa amin, sa iyong anak na si Jesus, at sa pagpapakita niya sa amin ng kanyang kamahal-mahalang puso. Ipinakita niya sa amin ang kanyang mga sugat, ang kanyang pagpapakasakit, ang pag-ibig na nakalaan para sa aming lahat. Nawa po, O Diyos, huwag naming baliwalain at sa halip ay pahalagahan namin ang ginawang pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa krus. Nawa po, kami ay mahipo ng papagpalang kamay ni Jesus upang ang aming mga puso ay maging katulad ng sa kanya at kami rin ay matutong magpatawad, magmahal, at kumalinga, lalong-lalo na sa mga taong minamahal mo, mga taong mahihina, mga may sakit, nagdurusa at nalulumbay. Inihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you very much, Father Vic Ray, for joining me this evening. Sana maulit. Okay, Father, maraming salamat din po at maraming salamat sa ating mga kasambuhay at mga kapanalig. Ako rin po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul at si Father Vic Reid na nagsasabi po sa inyong hanggang sa muli, we are doing all things for the gospel. Sumainyo ang katotohanan. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig. Ang 17th Gawad ng Lao Awardee for Best AM Station sa Mega Manila. Ito ang Veritas 846 Kapanalig.